Magandang hapon po. Nandito na naman po ako sa aking alamanan. Ikukuwento po po sa inyo yung Korean ginseng na yan. Yung Korean ginseng na yan, binigay lang po sa akin noong 2011 po yun. Bali, binigay lang po sa akin na isang puno lang po yan. Madami sana yan kung hindi naglaglagan po ang mga buto. At saka, yan lang po ang paso na nailagay ko kasi hindi pwedeng maglagay ako ng maraming paso dito sa aking extension dahil ang lupa mapigat, di po ba? Yan po eh, yan po ang pangmatagalan na ano na halaman. Basta ano po yung alagaan lang po. Yan rain or shine po yan. Nabubuhay siya. Minsan hindi ko nadidilig ng 3 araw. At saka yung fortune plant na yon, ganun din po. Matagal na po yan, tingnan nyo. Maano yan noon, mahaba, pinutol ko lang kasi gusto kong yumabong ulit. Ayan o, gumaganda na naman ang dahon niya. At saka itong aloe vera, yan na po siya o. Dati po yan, wala, maliliit lang po siya. Ngayon ay malalaki na. Yung isa po, yung walang-wala po ang kulay po niyan is tuyong-tuyo, kulay gray. Ngayon ho, green na green na. Kasi nga ho, dahil din po sa tulong din ng ulan, kaya nabuhay siya. Ang ginagawa ko naman ho yan, hindi po araw-araw, every other day. Yun pala ang gusto ng aloe vera. Hindi po yung araw-araw na dinidiligan. Yan po yung Korean ginseng na yan. Yan po yung pinaka... po yan, pag-alagaan yan. Lalo na kung ang bahay mo, kung sarili mo yung bahay, maganda pong ipalibot po yan sa harapan ng bahay. Korean ginseng, dahil po yung bulaklak niya, kaaya-aya. Ayan siya. Ayan ang aking mga kuting na naglalaro dito sa aking extension. Ayan. Yan lang po ang masasabi ko sa inyo, yan nga po yung herbal po yan, yung tuyong herbal, ay yung tuyong dahon, pwede pong pwede pong ilaga, pwede po yan sa mga may yung sa kidney yan, sa high blood yan, sa diabetes din po yan. Pwede rin po yung buto, may buto po yan. Masarap po ngayon kasi dito sa ating extension, mahangin po siya ngayon. Kaya yung mga kuting po naman na yan, dito ko na pinaglalaro. Ayan, nandyan yung mother. O ayan, naglalaro sila. Doon po sa may paso, ayan. Inaamoy-amoy lang yan. Walang magawa ang mga pusang ito kung nandun sa loob. So, andun naman po sa loob, inaakyat pa nila yung mga damit, yun. Umaakyat pa sila sa bubungo yan kasi yung alulod may butas, dun sila dumadaan. Marami sana akong halaman kung hindi po delikado itong extension mo, extension ko. Kasi extension ko, medyo malambot po yung galvanized iron niya. Nagpapapress ko lang naman ako dito. Walang magawa yung puting ayan. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, subukan yung mag-alaga ng yung mga maghalaman ng Korean ginseng. Kasi maganda ho siya eh. Maganda ho sa labas ng bahay. Outdoor plants po yan. Maski yung ground fortune plant.
Kaya lang hindi ko pa napapalitan ang ano niyan. Buhat ng pinanim ko yan, hindi ko pa napalitan po ng ano, ng bagong ano, lupa. Kasi ang mga ganyan, lalo na dito sa Maynila, Pasulang, samantalang sa probinsya, pwede po sa ano, sa ground, sa lupa, pwede mo yan. Yumayabong mo yan eh. Ito, mas lalo na din ho ito, itong mga ito, mga yan, yung mga Korean ginseng na yan. Maganda po yan pag sa ano, sa lupa itatanim. Lalong lumalaki po yan, mga yan. Kagaya po yung laki po niya, yung nandoon o yun, yung nandoon po. Yung nasa dulo na yun, yun po. Ganyan po siya kalaki, tapos namumulaklak na siya. Ito po yung bulaklak niya. Ito ang bulaklak. Ito naman po yung ano niya, yung pinaka seeds niya. Ayan. Ayan siya. Ayan, sobrang ano na po siya, kulay na green na green. Fresh na fresh, yan. Meron pa sa dulo, ayan. May bulaklak, yan. Kaya magandang magtanim sa ano, sa ganitong ano, ganitong tag-ulan. Panahon ng tag-ulan, madaling ano, madaling tumubo ang mga itinanim. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ito, ito siya. Ito siya. Noong April, ito kulay ano ito, kulay ganito siya, ganito kulay siya. Ngayon green na siya, oh, ayan. Kung baga sa Ilocano, Agung Ungardan. Ayun oh, malaki na din ito. Korean ginseng. Korean ginseng, ayan, ito yung ano, aloe vera. Ito lang po ang maipapakita ko po sa inyo. Maganda po magtanim po niyan sa outdoor po. Outdoor na tanim na yan po, yan ginseng. Pakikinabangan po yung mga dumadaan na tao. Kung sakali meron kayong bahay sa labas, pwede. Yan. See you my next video. Please subscribe, likes, and share.